kapag nagpatawad ka daw, pinapalaya mo ang isang tao. At yung taong yun ay ikaw. Kasi pag hindi ka nagpapatawad, nagiging alipin ka ng kawalan mo ng pagpapatawad. Nagiging alipin ka ng taong nakagawa ng kasalanan sa iyo o nakasakit sa iyo. Kaya pag dumarating siya, di mo na alam kung saan ka dadaan. Isa pag-iwas mo sa kanya, yung you are no longer free to love. You are no longer free to do what you have to do. Kaya nagiging alipin ka. Yung kaya yung hamon sa atin, ngayong year of the Paris Communion of Communities, na ina-underline po sa atin yung communion. Yung napakahalaga po nitong reconciliation. Kasi yung mismo pong pagmamahalan natin at damayan natin yung pagkakaisa, this in itself is witnessing to what we preach. In itself, it is witnessing to the God who loves and who is always ready to forgive. Yung kapag nakikita po, sinasabuhay natin ito, it's a living witness of the God who loves and the God who forgives. Meron po akong kaibigan, minsan pinuntahan ako, kasama yung anak niya at nagdudoktora. At sabi po niya sa akin, Father, tulungan naman ninyo akong sabihin doon sa misis ko, si Ate Mel po yung asawa niya, na itong anak ko, nabuntis, 4-month pregnant na po. At yung nakabuntis sa kanya, may asawa na. Ang ganda po dito sa anak niya, kahit na sinuggest ng lalaki na nakabuntis sa kanya na ipa-abort yung baby, hindi niya pina-abort. She kept the child. So ang nangyari po, 4 months, hindi siya umuwi, itong batang ito. So nangyari yung budget niya para sa boarding house, hindi niya pinagbabayad ng boarding house, ginagamit niya sa check-up niya, sa mga gamot na binibigay sa kanya ng doktor, mga vitamins. So what happened after 4 months, dahil hindi po siya nagbabayad ng boarding house, she was ejected from the boarding house. Literally, ejected po. Nilabas lahat ng gamit niya. Tapos nilock yung kwarto, hindi na siya makapasok. And so she was forced to go home. Yung unang pinuntahan nga po niya, yung tatay niya. She was forced to confess her situation and her sins. Pero nahihirapan po nilang sabihin dun sa nanay, si Ate Mel, kasi siya talaga yung nagpapagod para papagkaralin po itong anak niya. Talagang, so sabi ko sa kanya, sige, tawagin mo si Ate Mel. So tinawag mo nila, so yung usapan namin, kami muna ni Ate Mel, tapos pagkatapos nun, darating na lang yung anak at saka si Kuya Dan. So nung kausap ko po si Ate Mel, sinabi mo lahat ng paghihirap ng kanyang anak, pati na po yung paano siya in-eject sa boarding house at kung paano nag-decide siyang to keep the child and then for 4 months, yun nga yung magdala-dala at yung baby, etc. Then nung tinawag na po yung anak niya, alam po ninyo, di pa ako nag-uumpisa, hindi ko pa ini-introduce yung session.
Nagsalita na yung nanay, sabi niya ganyan, anak ko, ba't hindi mo kaagad sinabi? Ba't pinabayaan mong maghiram ka ng gusto na ganyan? We will do it together. Malalagpasan natin ito, sama-sama. Hindi po namayani sa kanya yung pag-uhusga sa anak. Hindi namayani sa kanya yung galit, kundi yung namayani sa kanya yung pagmamahal at pagpapatawad sa kanyang anak. Alam po ninyo, I was so happy kasi very spontaneously nag-iyakan, nag-iyakapan, pati po ako nag-iyakap na rin at nag-iiyak na rin sa kanila. It was so spontaneous. At alam po ninyo, it was a moment for all of them to start again. Pati po dito sa anak nilang nagkasala. Alam po ninyo, yun nga, itong anak nilang ito, she's already a full-fledged doctor. At yung apo nila, the apple of the eye of the grandparents, yung mga lolo at lola, talaga ka. Meron pong isang kaibigan din nang namatay po yung asawa niya. Nalaman niya may anak pala sa labas. Hindi lamang isa. Dalawa, tatlo. Alam po ninyo, we were surprised sa reaction ng asawa. Siguro nagulat din, pero alam po ninyo, yung dun sa she welcomed the children and she committed herself to really support the studies, yung papag-aralin po itong mga anak ng asawa niya. Was beautiful yung pagpapatawad po na pinakita. Yung sasabihin natin, parang napakadali sa kanya yung magpatawad. Siguro, yung hindi natin nakikita, yung many times in the past, nagpatawad na sila ng paulit-ulit. So nasanay na. At ito din yung paanyaya sa atin. Kasi this is what is being asked of an evangelizer, of a follower of Jesus, of a disciple of Jesus, that you will also have the heart of Jesus, ready always to forgive. Ready always to forgive. So ingin po natin itong biyayang ito. Sana ngayong araw na ito, yung lahat ng mga catechism, maintindihan natin that the best path to evangelization, the new evangelization is reconciliation. Reconciliation with God. So find time really to confess your sins and really be reconciled with the Lord. Doon sa lahat ng mga nagiging paulit-ulit na kasalanan na nagagawa natin sa Kanya. Then, with your fellow evangelizers, yung mga kasama nating catechists, kung pwedeng yung mga hindi natin kinakausap, yung mga nakasakit sa atin, we make concrete efforts really to really ask for forgiveness or even extend spontaneously a hand that is ready to forgive not to them. Na sabihin mo, partner tayo sa mission. So dapat magkapatid tayo, magturingan tayo magkapatid. Pareho naman tayong makasalanan, pareho naman tayong pinatawad ng Diyos. So let's be reconciled. At para sa ganun, mas magiging epektibo tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesus. So basbasan po ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Sana damhin ninyo at madama ninyo kung gaano kayo kahalaga at kung gaano kayo kamahal ng Diyos.
Ang buhay ni San Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin at ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangangailangan ng iba. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagpapanibago naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na mahikaya at sa pang-aakit ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may kahinaan sa kanilang spiritual na buhay naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel na tinipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay at agahari magpasawalang hanggan. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng panalangin at mga alay ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong mawain, tunghayan ang sambayanan mo sa iyong na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuturo ng mga apostol sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawagas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng mapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Maraming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang krusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, inawagan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay muli na hindi.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo kami sa mahalaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ayon sa ni Francisco naming Papa at ni Bonaventura at ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga Batikan na imlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay kundi nalang kumano. Gawan mo sila ang patuloy sa kaliwanagan, gawan mo at pagkitapati kami lahat makasasabi sa buhay na walang wakas, kaysa naman na piling Maria ni na ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, lahat sa batela at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daitig ng kalugunugod sa iyo, may pagdiwa mo na ang pagpuri sa karangal mo sa magitan ng anak na ang Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa
masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa Manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Bago po ang huling pagbabasbas, inais ko pong pasalamatan ng mga dapat pasalamatan. Una, binasasalamatan ko po lahat kayo, lahat ng katigis ang narito ngayon. Palakpakan naman natin. Ang ating mga regular bulletin katigis and student katigis na walang sawang naglilingkod sa ating simbahan sa pagtuturo ng katisismo sa ating iba't ibang pampublikong paaralan. So maraming salamat sa inyo. At nawa ay patuloy na ibigyan ng lakas ng Panginoon upang inyong maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa lahat, lalo higit sa ating mga bata at mga kabataan. Ikalawa, maraming salamat din po sa mga principals, directors ng school, mga religious brothers and sisters na sumusuporta din sa gawaing katekesi sa ating dioceses. Kung hindi din sa suporta ng mga principals and directors, religious brothers and sisters, ay malaking kakulangan sa ating pagtuturo sa pampublikong paaralan dahil alam natin malaki ang naitutulong ng mga student katekis sa kakulangan ng mga volunteer katekis sa mga parokya. Kaya maraming salamat po sa mga principals, directors, religious brothers and sisters. Gayun din sa ating mga hinihinga ng tulong sa mga sponsors doon sa ating mga